Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan ninyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod ninyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain ninyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito, nang maging lubusang ligtas na ang lahat sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan ninyo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan ninyo ang mga lumilingap sa may sakit nang malaki pa ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban ninyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang ninyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin ninyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban ninyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal ni Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa mo, ng bayan mo, di ba?
Kapoong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Agnes, Dalaga at Martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at sinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa inyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na siyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusap niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito naman nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari," naglumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba. Ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan,
magagawa ko ring patayin kayo noong kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawan ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ang hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ng ang kaaway na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw na sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, iyahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Iyayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabandugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Umirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinaguruan niya na Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinaguruan niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyo ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Bagamat tayo po ay hindi pa rin magkakasama, no, na magkatipon-tipon sa loob ng simbahan, pero nawa po, lalo na yung mga nasa labas, na kahit po medyo mahirap, ay nagtitiis po kayo dyan sa labas. Hindi ko po alam kasi sa sitwasyon namin dito sa Quiapo, kahit sa labas po ay hindi sila pinahihintulutan na tumayo. Magamat sa protocol, po pwede naman, no, na tumayo, pero sadyang hinaharangan talaga. No? May cover pa yung mga po pwedeng masilipan, no, o masilip man lang ng mga deboto, pero sadyang may harang. Pero kaya nga po ngayon, napakahalaga talaga na mapag-isipan natin kung kanino ba talaga tayo kakampi. Pag sinabing kakampi o papanig, ibig sabihin, handa ka ding sumunod, handa kang magpasakop sa kanya. Dahil nga naniniwala kang siya ang kakampi mo. So, tingnan po natin. Sana hindi tayo nagkakamali ng atin pong kinakaibigan. Sana hindi tayo nagkakamali ng atin pong sinasamahan. Mahalaga kasi din yun, no, sa buhay natin. Mahalaga po na mayroon tayong kasama. Kasama sa hanap buhay, kasama sa buhay. Diba, no? Mas nagiging magaan ang pinagdaraanan kung alam mong may kasama ka. Kung tutusin, kakayanin mo naman mag-isa. Para bang sa ebanghelyo natin, kaya naman po ni Jesus gawin ng lahat ng mag-isa. O sabihin natin, hindi naman talaga nag-iisa si Jesus dahil lagi niyang kasama ang Diyos Ama. Lagi niyang binabanggit yun, no? At sa mga nakalipas na araw, nagawa naman niya na magpagaling, magpalayas ng demonyo. Pero sa araw na ito, narinig natin na ipinahayag sa Ebanghelyo ni San Marcos na pinangalanan na ni Jesus yung kanyang mga pinili na maging kasama niya. Di ba po, no? Mas ninais ni Jesus na may makasama. At talagang itong kanyang mga pinili ay kanyang pinagdasalan, idinilog sa Diyos, masusing pinagnilayan kung sino itong magiging kasama niya. So ibinigay ng Diyos sa kanya yung kalayaan na pumili ng kanyang makakasama. At ibinigay ni Jesus ang kanyang buong tiwala sa kanyang mga pinili na napakahalaga po.
sa isang relasyon, kahit sa magkakaibigan, sa isang trabaho, mahalaga po yung ibinibigay mo ang iyong tiwala. Kaya siguro, no, sa puntong ito, maganda rin na mapagnilayan natin ang mga bagay, yung mga desisyon natin. Gaya ng nasabi ko kanina, no? Tama ba ang mga taong sinasamahan mo o pinakikinggan mo? Sabi po ng marami, sa panahong ito ng pandemya, doon lumitaw at doon mo mas nakilala kung sino ang tunay at tapat na mga kaibigan mo. Sa panahon ng paghihirap, doon lumilitaw at lumalabas ang tunay na motibo kung bakit ka pinili, kung bakit ikaw ang nais niyang makasama. Well, ano man po ang nangyari, isang bagay na pwede nating ipagpasalamat na rin natin sa Diyos. At least, nakilala mo talaga kung sino yung mga tunay, tapat at nanatiling nagmamalasakit sa iyo. Pero nawa, matuto din talaga tayo kung sino ba talaga yung pipiliin natin. Kasi kalayaan naman natin ang pumili kung sino yung papakinggan mo, kung sino yung kakaibiganin mo. Kung kanino mo ibibigay ang iyong tiwala, kalayaan naman natin yan. Pero sana po, no, bagaman maraming bawal, lalo tigit sa konteksto natin, bawal kayong makapagsimba dito sa loob o maging sa labas, pero sana po manatili tayong tapat sa poong Jesus Nazareno at maghintay ng tamang panahon ng muli ninyong pagkikita. Kung tutusin po, hindi kawalan, nabanggit ko na rin naman ito dati, pero paalala ko po, hindi kawalan sa Diyos ang hindi mo siya piliin. Pero malaking kawalan sa tao ang hindi ka piliin ng Diyos. Pero yun nga po, nung kagandahan sa Diyos dahil sa Kanyang kabutihan, patuloy niya tayong pinipili. Patuloy niya tayo, parang hindi niya tayo sinusukuan, napiliin, dahil naniniwala siya sa atin. Pero yun lang po, no? Importante kasi, no, sa unang pagbasa, mas sabi nga po ni David, no, kasi si David gusto nang patayin ni Saul dahil sa mga bulong sa kanya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kaya nga, nang magkaroon ng confrontation, sabi ni David, bakit ka naniwala sa mga sabi-sabi sa iyo na nais kitang patayin? Eh ngayon nga, pwede na kitang pinatay kanina, pero hindi ko yan ginawa. Kasi hindi totoo ang mga sabi-sabi. Natauhan naman si Saul, no? At nagsisi na totoo ngang napakabuti ni David. Ganun din, no? Si Santa Agnes o Saint Agnes, pinili niya si Jesus. Na nung panahong yon, alam niyo, bata pa si St. Agnes. Sabi po nabasa kong article, 12 years old si Agnes. At inutusan siya ng isang hari na mag-alay ng insenso sa isang diyos-diyosa ng mga pagano. Pero hindi niya sinunod kasi para sa kanya, si Jesus lang ang kanyang papanigan. Si Jesus lang ang kanyang pag-aalayan. Kaya kahit na siya po ay i-torture, pahiyain sa buong bayan, sa harap ng mga
pagano ng hubad, pero nanatili siyang tapat. No, yung kanyang sarili ay nanatiling ibinibigay niya sa kay Jesus hanggang sa punto na siya ay pugutan ng ulo, patayin. Pero hindi natinag si Agnes. Pinili pa rin niya si Jesus. Nawa, ito rin ang maging mensahe para sa ating lahat. Gaano man kahirap ang buhay, gaano man tayo linlangin, gaano man tayo pagbawalan, gaano man tayo lokohin ng ating kapwa, manatili tayo sa Poong Jesus Nazareno na nananatiling pinipili pa rin tayo. Amen. Bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kalooban tumugon sa paanyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Oh, Jesus Nazareno, naririto kami sa manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni Santa Agnes hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan, sa'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag
kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng paburi sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni Santa Agnes at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko.
Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, inihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni Santa Agnes, kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan, lalo na sa kanilang mga tahanan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno.